A blessed day to everyone. Welcome to the Covenant Word of God, the preaching telecast of Bread from Heaven Christian Fellowship's media outreach program. We are a Reformed and Bible-based Christian church located at Concha Cruz, Domingo Poblete Street, BF Homes, Paranaque, Philippines. To know more about our church, please visit our website, www.breadfromheaven.org, or follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel. Feel free to message us in any of our social media accounts if you need prayers or counseling. Now, let us share with you the solid biblical truths that will help us rest in the finished work of Jesus Christ, rejoice in His presence, and revere our God. Napakabuti talaga ng ating Panginoon. Amen? Makalipas ang ilang linggo, ilang buwan, at dalawang taon, ay nakabalik muli tayo sa ating live worship. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. At ngayon, sama-sama nating itataas ang ating mga papuri't pagsamba sa ating Panginoon o kay Dakila. Ngayon, bukas at magpakailanman, ang puso't salita niya ay ating isa sa buhay. Awitin natin, ikaw ang hinahanap ko. Sa gitsa ka na ng kasiyahan.
ako. Hallelujah. Tingnan natin ang puri ang ating Panginoon, ang ating dakila na Panginoon. Hallelujah. Mabuti natin, Panginoon. Sariyang kay buti ng ating Panginoon. Magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't dami katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y maghunaw man maasahan talagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Nakila ka, O Diyos. Dakila ka, aming Ama. Sinasamba ka po namin. Pinapupurihan ka po namin. Salamat po sa iyong katapatan. Salamat po sa iyong pagliligtas. Salamat po sa iyong pagsubaybay. Kung kaya't ngayong umaga, kami po ay lumalapit sa iyo
humihingi ng iyong awa at biyaya. Sa papaanong paraang ang iyong kalooban ay mangyayari sa aming kalagitnaan, ang aming pong dalangin, mangyari po ito sa bawat isa sa amin. Huwag mo pong biguin ang iyong mga anak, Panginoon. Hayaan mo po ang iyong banal na espiritu, ang malayang kumilos, at papangyarihin mo ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin. Salamat po sa magagawa mo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ito pong mga nagdaang mga linggo, gaya ng ating alam, ating pong ipinagdiwang siguro pangalawa sa Pasko ang kahalagahan ang tinatawag nating Semana Santa, hindi po ba? 2,000 years ago, alam natin, hindi lamang ang Panginoong Hesus ay napako sa krus at namatay. Alam natin, ito po ay nagbigay pag-asa sapagkat pagkaraan ng katlong araw, ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay. At sapagkat siya ay buhay, ang sabi po ng Hebreo, He is able to save us. Not just in the past, not even in the present, but even, ang sabi po, to the uttermost. Amen po ba doon? Amen. Ang tanong ngayon mga kapatid, papaano natin ipinamumuhay yung katotohanang itunuturo ng tinatawag nating Semana Santa? Papaano natin ipinamumuhay ang bagong buhay na kaloob at dulot ng tinatawag nating pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon? Hindi lamang bagong buhay, papaano natin ipinamumuhay ang isang buhay na nagtatagumpay? Mga kapatid, because of our Lord Jesus Christ's death and resurrection, not only we are able to access God's grace, hindi lamang po tayo merong kapanatagang loob makalapit sa Diyos. Ang totoo, ngayon, ano man ang mga hamon ng buhay, hopefully po, matapos na yung anumang issue na may kinalaman sa COVID-19. Hopefully, mga kapatid, maipamuhay natin ang pagkatagumpay na kaloob ng ating Panginoong Hesus. Bilang mga tinawag sa kanyang covenant, dapat tayo ang showcase sa atin po nakikita ang isang buhay na nagtatagumpay, anuman ang mga hamon ng buhay. Kung kaya't ngayong umaga, sa ating pong pagpapatuloy ng ating pangunahing tema, nais ko pong pag-aralan ang paksang triumphs as we faithfully fulfill God's call. Triumphs as we faithfully fulfill God's call. Samahan niyo po ako na basahin ang aklat na ating pag-aaralan ngayong umaga sa Hebreo, kabanatang 6 mula po sa talatang 13 hanggang talatang 20. Hebrews chapter 6, 13 to 20. Babasahin ko po sa Magandang Balita, Biblia. Talatang 13. Nang mangako ang Diyos kay Abraham, siya'y nanumpa na tutuparin niya ang kanyang pangako dahil wala nang nakakahigit pa sa kanya, nanumpa siya sa sarili niyang pangalan. Sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at ang lahing magmumula sa iyo ay aking pararamihin. Matyagang naghintay si Abraham at natanggap naman niya ang ipinangako sa kanya. Nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakakahigit sa kanila at sa pamagitan ng panunumpang ito'y pinagtibay ang usapan. Gayun din naman,
pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi magbabago ang kanyang layunin. Hindi nagbabago at hindi man nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo hanggang sa dakong kabanal-banalan. Si Jesus ay naunang pumasok doon alang-alang sa atin at naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Katulad ng mga naunang mga mananampalataya, mga first century Christians, tayo din naman, nakararanas din ng iba't ibang mga opposition sa ating pananampalataya. Hindi lamang nakararanas ng mga oppositions, tayo din may mga questions. Akma pa ba yung ating pananampalataya? Lalo na kapag ka ang mga sitwasyon, ang mga karanasan, ay tila baga mapanghamon sa ating pananampalataya. Kung kayo po ay familiar sa aklat ng Hebreo, makikita natin ang aklat ng Hebreo ay punong-puno ng mga katotohanan sa mga naging role ng ating Panginoong Jesus. Hindi lamang sa kanyang mga naging role, kundi maging sa kanyang plano, sa kanyang mga nilikha, lalo na sa kanyang mga covenant people. Ang pagiging saserdote ng ating Panginoong Jesus ay nagbibigay hindi lamang katiyakan ng paglilinis ng ating mga kasalanan. Siya ngayon ay nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Muli po, babasahin ko sa Hebreo 7:25. Ang sabi ganito, dahil dito, lubusan niyang maililigtas. Napansin niyo mga kapatid? Hindi lamang po sinabi, dahil dito, maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos. Meron pong qualification yung kanyang pagliligtas. Ang sabi po, lubusan niyang maililigtas, sino? Ang lahat ng lumalapit sa Diyos. Ang may akda ng aklat ng Hebreo ay nagbibigay ng katiyakan ng pagtatagumpay, hindi lamang sa mga first century Christians. Ngayong oras pong ito, ano man ang ating pinagdadaanan? Ngayong oras pong ito, ano man ang ating mga challenges sa buhay? Sino man po tayo, mga kapatid, meron pong pagkatagumpay as we faithfully fulfill our call. Meron pong katiyakan ng pagkatagumpay. Ang tanong marahil, mga kapatid, ano-ano ang mga pagkatagumpay? Una, ito po ay pagkatagumpay ayon na rin sa katapatan ng Diyos sa kanyang tipan. Pagkatagumpay ayon sa katapatan ng Diyos sa kanyang tipan. Muli po ating balikan. Hebreo chapter 6 verse 13 and 14. Ganito po ang sabi. Nang mangako ang Diyos kay Abraham, siya'y nanumpa, natutuparin niya ang kanyang pangako. Dahil wala nang nakakahigit pa sa kanya, nanumpa siya, hindi sa tao, maging kay Abraham, nanumpa siya sa sarili niyang pangalan. Sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at ang lahing magmumula sa iyo ay aking pararamihin. Mahalaga mga kapatid na tandaan natin lagi, anuman ang mga karanasan natin sa buhay, kung tayo po ay matapat na tumutupad ng ating covenant role, meron pong pagkatagumpay. Bakit? Sapagkat ang pagkatagumpay po ay nakabase sa katapatan ng Diyos sa atin na mga tinawag sa kanyang covenant.
Ang sabi po, dahil wala nang nakakahigit pa sa kanya, anong sabi? Nanumpa siya sa sarili niyang pangalan. Kumbaga, itinataya ng ating Diyos ang kanyang sarili sa bawat isa sa atin. Ano man ang ating status, ano man ang ating kahinaan, mga kapatid, hindi ito dahilan upang ang pagkatagumpay ay hindi natin maranasan. Ang totoo, mga kapatid, ang katapatan mismo ng Diyos kanyang pinagtibay. Siya mismo, ipinakita niya yung prueba, yung proof ng kanyang katapatan. Kung atin pong babalikan ang tipan ng Diyos kay Abraham sa Old Testament, ito po ay galing sa salitang karat. Literally, ang ibig sabihin ay tukat. Ang dahilan po nito, anumang tipan ng nabanggit na contracting parties, gumagamit po sila at literally hinahati po ang hayop sa dalawa. At ang nabanggit na contracting parties po ay maglalakad sa pagitan ng dalawang hayop, yung maglalakad sa pagitan po ng hayop na kanilang hinati sa dalawa. At mapapansin natin sa Genesis chapter 15, it was not even Abraham who walked through doon po sa hayop na hinati sa dalawa. Hindi po siya. Mapapansin po natin, it was God himself. Siya mismo ang naglakad sa pagitan po nung hayop na hinati sa dalawa. Pansinin po natin, Genesis 15. Ganito po ang sabi sa talatang 17. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na hayop. Verse 18. At ng araw na iyon, gumawa si Yahweh ng kasunduan nila ni Abraham at ganito ang sinabi niya. Ibinigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Mga kapatid, nakapagbibigay sa atin ang lakas ng loob, mga kapatid, na while tayo po ng mga makasalanan, maraming mga pagkukulang, mahalaga na atin pong laging iisipin na higit na dakila ang Diyos sa atin. Ano man po ang ating status sa buhay, higit na dakila ang Diyos sa atin. Kung kaya't hindi po tayo yung naglakad sa pagitan ng hayop na hinati sa dalawa, hindi po tayo yung naglakad. Why? Simply because babagsak po tayo sa requirement ng nabanggit na covenant. Ang Diyos mismo po ang nanumpa sa sarili niyang pangalan, ang sabi po ng talatang 13. Siya mismo ang nangako. Kung kaya't hindi po ang nakataya yung ating kahinaan, hindi rin po ang nakataya yung ating kalakasan o kakayanan. Ang katiyakang makapagtagumpay, ang nakataya po dito ang ating Diyos mismo. Ang sabi nga po sa Genesis chapter 22, makikita natin, ano po, ang ganitong panunumpa mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh, ako'y nangangako sa pamagitan ng aking pangalan. Totoo, mga kapatid, mapanghamon pa rin ang panahon. Marami tayong mga naririnig na mga kwento. Mabuti na lang, ang Pilipino po ay hanggang ngayon, ano po, ay kumbaga bahagi na ng ating kasuotan, yung tinatawag nating face mask. Yung aking pong hipag na nasa Hong Kong, everyday, required po sila na mag-submit ng result ng kanilang antigen test. Ano po? Mapanghamon pa rin, mga kapatid. Sana ultimately matapos na po ang
issue na may kinalaman sa COVID-19 at mga variants. So, anuman ang hamon ng mundo, mga kapatid, walang dahilan na ilugmok tayo ng pagkatalo. Subalit ang nakataya po dito, tinawag ang bawat isa sa atin ayon na rin sa katapatan ng Diyos. Doon po tayo manghawakan sa katapatan ng Diyos sa kanyang sarili. Ang totoo, hindi lamang tayo tinawag sa biyaya ng Diyos, hindi po ba? Merong pagkatagumpay sa katapatan ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, hold on. Manghawakan tayo sa katapatan ng Diyos. Matapat nating gampanan yung ating role, ano po, bilang mga tinawag sa kanyang covenant, kasabay nito manghawakan tayo sa katapatan ng ating Diyos. Ang sabi ni Jeremias 32 verse 40, makikipagtipan ako, ang nagsasalita po si Yahweh, makikipagtipan ako sa kanila ng isang walang hanggang tipan. Pagpapalain ko sila habang panahon, tuturuan kong sumunod sa akin ng buong puso upang hindi na sila tumalikod pa sa akin. Pansinin niyo po sa 32 verse 41 ni Jeremias. Napakaganda mga patid. Ikagagalak ko ang gawan sila ng kabutihan. Hindi pa po tapos ang Diyos sa atin, mga patid. Ang Diyos po, merong kagalakan. Kung tayo po ay excited, ano po, ang Diyos, higit sa lahat, ano po, merong kagalakang papangyarihin niya sa atin yung kanyang katapatan sa ating mga tipan. Ang sabi niya dito, ipinapangako kong patatatagin ko sila sa lupaing ito at gagawin ko ito ng buong puso't kaluluwa. Ating tatandaan, mga patid, sa ating matapat na pagtupad ng ating covenant role, una, may pagtatagumpay ayon na rin sa katapatan ng ating Diyos. Pangalawa, mga patid, meron ding pagtatagumpay hindi lamang sa katapatan ng Diyos. May pagtatagumpay ayon sa pagtitiis ng ating Panginoong Jesus sa mga pagsubok. Ang tanong marahil, mga kapatid, ano ba yung final test ng katapatan ng Diyos sa bawat isa sa atin? Palagay niyo, mga kapatid. Ano ba ang sukatan para masubok natin na talagang tapat ang Diyos sa kanyang mga tinawag, sa kanyang covenant? Kung merong sukatan, mga kapatid, walang ultimate measurement, mga kapatid, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang ating ultimatum na sukatan upang makita natin na totoo nga tapat ang Diyos sa kanyang tipan. Kung kaya't hindi po natatapos yung Semana Santa sa Linggo ng Pagkabuhay, hindi po ba? Siya ang ultimate test na merong pagkatagumpay, anuman ang hamon ng buhay. Never give up, mga kapatid. God is ever faithful. Bakit? Look unto Jesus. Siya po ang ating basihan. Ang sabi po ng ating talata, Hebreo, Kabanatang 6, verse 20, si Jesus ay naunang pumasok doon, alang-alang sa atin at naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Yung pong priestly ministry ng ating Panginoon, yung kanyang pagiging saserdote ng ating Panginoon, yung paghandog ng kanyang sarili, mga kapatid, ating po tatandaan, ito po ay nagbigay daan hindi lamang sa mga Old Testament and New Testament believers. Ang ginawang paghahandog ng ating Panginoong Jesus sa kanyang sarili po ay nagbigay din ng daan sa bawat isa sa atin ngayon.
na magkaroon ng kapanatagan at peace po tayo. Bakit? Sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang tipan. Jesus Christ is our ultimate assurance, mga kapatid. Kung kaya't ang encouragement po ay ganito, Hebrews chapter 4 verse 14, kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Anong dahilan? Ang sabi po, mayroon tayong dakilang pinakapunong pari. Pagkatapos sa verse 15, ang sabi, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Hindi lamang nakakaunawa, ang sabi po, tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Kaya naman sa verse 16, ang sabi, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makantam natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangailangan. Si Jesus, mga kapatid, ang ating basihan na tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ano ang sabi? Magpakatatag tayo, mga kapatid. Hindi lamang magpakatatag, ang sabi, huwag mag-atubili. Anumang mga pag-aalinlangan, anumang mga pagdududa, anumang kaisipan, ideas, impressions, mga kapatid, na maglalayo sa katapatan ng Diyos, ang sabi po, huwag. Itaboy na natin. Anong dahilan? Ang sabi po, si Jesus ay naunang pumasok doon alang-alang sa atin. Ang tinutukoy po ay ang dakong kabanal-banalan. Ano po? Yung ultimate presence sa biyaya at trono ng Diyos, tayo po ay makakalapit. Alam natin, mga kapatid, sina Abraham, maging mga clouds of witnesses, tinanggap po nila ang promised inheritance dahil sa pagiging saserdote ng ating Panginoong Jesus. Totoo, mga kapatid, ang covenant ng Diyos, ano po, may katiyakan ng pagkatagumpay. Una, dahil sa katapatan na rin ng ating Diyos. Pangalawa, dahil ang ating Panginoong Jesu-Kristo mismo, lahat ng pagtitiis na maaari nating pagdaanan, pinagdaanan lahat ng ating Panginoong Jesus. So, if we find it difficult, mga patid, kung nagiging mahirap sa atin na maging matapat sa ating pagtupad sa covenant role, ang ating pong tingnan, hindi yung ating kakayanang maging tapat sa pagtupad ng ating covenant role. Ang ating pong tingnan ay ang katapatan ng ating Diyos. Ang ating pong panghawakan, pinagtiisan ng Panginoon ang lahat ng pwede mong pagtiisan upang mapagtagumpayan natin. Ang sabi nga po sa Hebrews 6 verse 18, hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya naman sabi po, kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob. Kung tayo po ay showcase ano po ng matapat na pagtupad ng ating covenant role, ang ating panasok ultimate showcase na tapat ang Diyos. At dahil sa kanyang pagpakasakit, mga patid, meron tayong dahilan upang papagtagumpayin ang mga hamon o balakid sa ating pagtupad ng ating covenant role. Pangatlo, mga kapatid, sa ating matapat na pagtupad ng ating covenant role, una, may pagkatagumpay dahil tapat ang Diyos. Pangalawa, nagtiis ang ating Panginoon. Ang lahat ng pagtitiis, pinagdaanan ng ating Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, may pagkatagumpay. Bakit?
sapagkat ang Diyos ay meron pong hindi nagbabagong layunin. Ang sabi po ng talatang 17, gayon din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi magbabago ang layunin ng ating Diyos. Ang pag-asang ito, mga kapatid, ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Totoo, mga kapatid, maraming mga alon na hinahampas tayo. Alon ng worries, alon ng sakit, alon ng kawalang katiyakan sa araw ng bukas. Ang daming alon, mga kapatid, hinahampas-hampas po tayo. Pero ano man ang alon na humahampas sa atin, hindi nagbabago ang Diyos sa kanyang tipan. Once and for all, pinatunayan ang ating Panginoong Jesus sa krus. At ang Diyos sa kanyang sariling katapatan, pinangakuan po tayo. Kaya ang sabi ng ating talata, huwag tayong mag-alinlangan. Huwag natin siyang pagdudahan, mga patid. Hampasin man tayo ng iba't ibang alon ng buhay, mga patid, hindi tayo kayang ilubog. Bakit? Hindi lamang pinagtiisan ng Panginoon ang lahat ng pwedeng pagtiisan. Ano po? Ang sabi po ng ating talata, siya ang angkla ng ating buhay. Siya na nagtiis. Ano po? Siya ang angkla ng ating buhay. Ang totoo, mga patid, nothing we have gone through in this life and we will go through that the anchor of our soul will not experience. Wala kang pwedeng pagdaanan na hindi niya pagdaanan. Siya na angkla ng ating buhay. The only difference, mga patid, magtatagumpay ba tayo? Well, kung ang pagtatagumpay ay nakabase sa katapatan ng Diyos at ang ultimate test, ang pagkapakasakit ng ating Panginoong Jesus, atin po tatandaan, hindi magbabago ang Diyos sa kanyang layunin. Jesus Christ is our representative. Kaya naman sabi ng Hebreo, He is able to save us to the uttermost. Ano po ang ating tutunan ngayong umaga? Ating tatandaan, mga kapatid, sa ating matapat na pagtupad ng ating covenant role, may katiyakan ang pagkatagumpay. Bakit? Sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang tipan. Huwag mong pagdudahan, mga patid. Bakit? Ang prueba, ang ultimate test, pinagtiisan ng ating Panginoong Jesus ang lahat ng pagsubok na maaari nating pagdaanan. May pagkatagumpay sapagkat ang Diyos hindi sinungaling. Ang kanyang tipan, mananatili, magpakailanman. Kaya naman, mga patid, kung sakali may mga karanasan tayo ng mga pinagdadaanan, ano po? Pagtiwalaan po natin ang ating Diyos. Matuto tayong magtiis at maghintay. Pagod na ba tayo sa paghihintay? Si Abraham, 25 years. Ang bayang Israel, 40 years. Kaya niyo po ba, mga patid? Well, huwag matitinag. Huwag nating bigyang puwang ang anumang pag-aalinlangan. Lumapit tayo ng panatagang loob. Ito naman ang ating mga hamon ng buhay
ay atin pong ipagkatiwala sa ating Panginoon. Sadali po ito, mga patid, ako po naniniwala, lahat tayo nagsisikap na maging matapat sa ating pagtupad ng ating covenant role. Ano man yung ating covenant role, sa bahay, sa opisina, maging sa ating mga kaibigan, may mga covenant role po tayo. Paano man natin ito ginagampanan na may pagkatapat? Sa ating panalangin, mga patid, pagtiwalaan natin ang ating Diyos. Kung may mga pagtitiis, may mga hapon, atin pong idulog, ilapit sa ating Panginoon. Matutupo tayong maghintay, yamang din lamang may katiyakan ng pagkatagumpay sa ating matapat na pagtupad ng ating covenant role. Manalangin po tayo. Nagpapasalamat po kami, aming Ama, sapagkat hindi mo lang kami tinawag, hindi mo lang kami binibiyayaang maging matapat sa aming pagtupad ng aming covenant role. Nagpapasalamat po kami sapagkat sa buhay naming ito, anuman ang mga hamon sa aming matapat na pagtupad ng aming covenant role, nagpapasalamat po kami sapagkat ikaw ang aming Diyos na tapat magpakailanman. Nagpapasalamat po kami sapagkat ang aming Panginoong Jesus ang katiyakan na magtatagumpay kami, sapagkat hindi lamang siya nabuhay na magmuli, siya ngayon ay namamagitan sa amin at sa aming Ama upang kami ay papagtagumpayin. He is interceding in our behalf upang anuman ang mga challenges ng buhay, patuloy kami makapagtagumpay. Kung kaya't anuman po mga doubts, mga worries, takot, inilalagay po namin sa trono ng iyong biyaya at awa. Bigyan mo kami ng kapanatagan ng loob. Salamat po, Banal na Espiritu, sa walang sawa mong pagagabay upang sa mundong ito na mapanghamon, patuloy kami makapagtagumpay. Sa ikaluluwalhati ng pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Together as one,
with music and singing, rejoice in all that the Father has done. Let's lift up an offering, sing out, the Lord is near. Build Him a temple near, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song, His love goes on and on. Greater joy, Lord,
You've watched The Covenant Word of God, the preaching telecast of Bread from Heaven Christian Fellowship's media outreach program. We are blessed that the church continues to be a testimony of God's faithfulness. In His right time, may God lead us to begin construction of the new church sanctuary. You may visit our church website to see the details on the planned construction. And if the Lord is leading you to give, kindly deposit to RCBC as the primary account for the church building fund. Join us in earnest prayer so that through this project, we can continue to proclaim the gospel of Jesus Christ to our communities and be a channel of blessing to those around us. Thank you for tuning in. See you again next week.